Sorry ho, galit na galit talaga ako ngayon kasi yung classmate ko ho, nang hiram ng bullpen, tas ang tagal binalik. Tas yung binalik pa, wala nang takip, wala pang eng. So paano ako mag-aral niyan? Wala akong bullpen, hindi inyo binalik. Hindi ako makapag-aral, hindi ako makagraduate. So ano ipapakain ko sa pamilya ko? Hindi mo ibinalik yung bullpen ko! Kahit sino ka pa, lalaban ako sa iyo, makikipagpatayin ako sa iyo kahit patayin mo pa ako. Binarubal nila tayo eh, tinarantado nila tayo eh. Kinuha nilang bullpen ko eh. Ipaglaban nyo kung yung bullpen nyo ay nawala. Kasi kung mananahimik kayo dyan, iaabusihin tayo nyan. Para tayong batang kinutuhan. Kinutuhan? Paglaban natin yan. Hiram-hiram kayo ng bullpen sa akin. Tapos hindi nyo ako ipahiram ng correction tape para sa mga nawala ang bullpen dyan. Para sa inyo, ang laban na to. Isipin mo na matay ka, tapos tad-tad ang timeline mo ng pakikiramay galing sa mga kaibigan mo. Miss na miss ka daw nila, maaga pa daw para mamatay ka. They show love, pero nung buhay ka pa, ni hindi man lang nila tinatanong kung okay ka ba, kamusta ka na, paano pa yan mababasa kung patay ka na. They will only love you when you die. Kung talagang mahal nyo, then prove hanggang nabubuhay pa. Hindi yung nagdadrama kayo sa Facebook kapag namatay na. Pero nung nabubuhay pa, hindi nga nagawang kamustahin. Kaplastikan lang naman ang lahat na ipopost nyo. I don't need that fake love. Makikita mo lang talaga ang halaga mo sa isang tao kapag wala ka na sa mundo. Hi, I'm Ariel with the capital A. Well, mawalang galang na po sa inyo ha. Hindi ko lang matiis eh. Meron kasi mga tao dyan na talagang pinangangalandakan pa sa social media yung pagtulong nila eh. Kulang na lang magpapresko ni. Eh. Talagang ipinamumuka sa sambayan na tumutulong ako. Nakakilabot no? Sige mo, ginagamit mo pa yung pagtulong mo sa mahirap para sumikat lang. Alam mo, dalawang klase kasi yung pagtulong eh. Yung una, yun yung tumutulong ka na galing sa puso lang, walang halong pagkapaimbabaw. Yung isa namang pagtulong, eh para maiangat mo yung sarili mo. Nasa Biblia yan eh. Mateo 6, ha? Teka, basahin ko. Kapag ikay nagbibigay ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Nagbibigay ng limos sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang mapuri ng mga tao. O, di ba? Yung motibo. Konsensya niyo na makapagsabi niyan. Pero alam niyo, hindi naman lahat ng tao eh. Kaya niyong pasakayin niyo sa mga tsubibo niyo eh. Ha? Meron nga isa dyan eh. Talagang sagad yung yabang, ha? Tinalo pa yung tsunami sa Japan, eh. Ha? Well, talagang kailangan daw niyang itiin na mayaman siya. Kasi nga, hindi halata sa mukha, eh. Ang show niya. Palagi ko, kahit ibuhos niya yung yaman niya, pag samasamayan niya na sila Belo, Kalayan, Dr. Fauci, yung mga scientist sa Wuhan, palagay ko mahihirapan niya doon sa hilat siya ng mukha niya eh. Ha? Palagay ko kailangan na niyan eh. Milagro. Well, alam niyo, hindi naman, di ba? Hindi naman masama tumulong. Masarap tumulong eh. Magandang tumulong. Pero, sana walang ibang motibo. Okay? So, this is Ariel with the capital A. Bato-bato sa langit. Tamaan eh. Bukol, ha? Peace and out. Shoutout nga pala sa mga artista dyan ng mga Great Club, ha? Aga-aga, tanginin nyo, laman ng peace ng speed ko, oh. Kayo, puro kayo reklamo, nagigising ko lang, hinahybrid nyo ko, oh. Ha? Puro kayo reklamo, eh, di naman kayo nagbabayad ng prangkisa, ang haba-haba ng panahon, di nyo inayos yan, ha? Tapos kayo, re-reklamo kayo, tapos isisisi nyo sa Pangulo, ha? Kayo na nga nagsabi, mayroong pandemic ngayon eh, ha? Huwag nyo nang dagdagan, ha? Dahil hindi hawak ng presidente yan, hindi hawak Tatay Digong yan, ha? Tapos itong si Coco Martin, naikipagpatayan daw siya.
kinuha raw yung tahanan nila. Eh, bahay mo pala yun eh. Bakit di mo pinarinyo? Sa'yo pala yun eh. Bakit di mo inasikaso? Eh, di sana okay pa rin yung programa nyo ngayon. Ha? Huwag kayong putak ng putak. Huwag kayong kuda ng kuda. Ha? Ilagay natin sa legal. Ha? Dapat nag-iisip din kayo. Ha? Eto, simple. Meron kang lisensya na expired. Sa tingin mo, makakapag-drive ka? Siyempre hindi. Expired nga eh. Ha? Meron kang negosyo. O, walang business permit. Sa tingin mo, papayagan yan? Siyempre hindi. Eh kayo pa, napakalaking kumpanya nyo. Tapos hindi kayo pabayad ng prangkisa. Ang kapal mukha nyo. Ha? Ikaw, best ganda. Huwag kang hamon ng hamon, ha? Ayan, ha? Karma katuloy. Pati si Kibolo, hinamon mo. O, di sarado kayo ngayon. Ano na pala nyo? Ha? Puro kayo reklamo. Kung ako sa inyo, mag-usap-usap kayo. Total, may mga pera naman kayo. Mag-usap-usap kayong lahat. Ayusin nyo yung prangkisa nyo para makabalik na kayo on air. Ha? Matatakot kayo mawala ng trabaho. Kayo yung makatambay nga dyan. Tsaka yung mga natutulog sa bangketa, hindi na mamatay kahit walang trabaho eh. Ha? Eh kayo, mga famous na kayo eh. Ha? Mag-picture lang kayo, tapos i-print nyo, kikita na kayo eh. Tapos ngayon, nagdadakda kayo dyan. Usin yung buhay nyo. Bago kayo gumawa ng mga humarap sa camera nyo, gumawa ng video, sipin nyo muna kung tama ang pinaglalaban nyo. Tangina nyo, mga famous lang kayo, pero wala kayo nito.